Bumiyahe pa Singapore ang self-confessed Davao Death Squad hitman na si retired SPO3 Arturo Las Cañas. Ayon sa Bureau of Immigration, walang whole departure order o masamang record sa immigration si Las Cañas, kaya siya nakaalis papuntang Singapore. Inaasahan sa April 22 ang balik niya sa bansa. May report si Jam Sisante. Base sa flight ticket, Sabado ng gabi umalis ng Pilipinas si retired SPO3 Arturo Las Cañas. Ang dating pulis Davao na tumestigong isa siya sa mga pinuno ng Davao Death Squad na inutusan di umano ni Nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte na pumatay ng mga tao. Ayon sa Bureau of Immigration, lumipad pa Singapore si Las Cañas mula Clark International Airport kasama ang tatlo pang hindi nila pinangalanan. He boarded the Tiger Airways flight to Singapore. As a requirement for all traveling passengers, he also presented a return ticket where it indicated that his schedule of return is on the 22nd of April. Bago makalipad si Las Cañas, mga 15 minuto raw itong pinaghintay sa immigration habang inaalam ng personnel kung meron bang hold departure order o lookout bulletin laban dito. He is a very high profile personality. The standard operating procedure is for the immigration officers to also confer with his immediate superior, which is the supervisor, as to the course of action. Upon verification that there na walang derogatory record and upon clearance from the head, Mr. Las Cañas was allowed to depart. Ito raw ang unang beses na lumabas ng bansa si Las Cañas. At base sa kopya ng kanyang passport, January 17, 2017 lang ito in-issue o isang buwan bago niya bawiin na nauna niyang testimonya na may Davao Death Squad at ang Nooy Mayor Duterte ang nasa likod nito. Hindi raw matutukoy ng Bureau of Immigration kung nanatili ba sa Singapore si Las Cañas. The only thing that we can determine is his destination when from the Philippines to that next country of destination where he took the flight. Whether he is going to travel somewhere else, our records will not be able to indicate that. Sa tingin ni Senador Ping Lacson na namuno sa muling pagbubukas ng Senate hearing tungkol sa Davao Death Squad noong March 6, malamang ay umalis si Las Cañas upang samahan ng kanyang pamilya na lumipad na raw pa Singapore bago pa man humarap sa Senado si Las Cañas nitong March 6. Sabi ni Lacson, ang malamang na gumasto sa biyahe ni Las Cañas at ng kanyang pamilya ay ang nasa likod di umano ng pagbaliktad ni Las Cañas at ng mga panayam niya sa media na layuning pabagsakin si Pangulong Duterte. Sinubukan naming makuha ang paliwanag ng mga abogado ni Las Cañas sa Free Legal Assistance Group pero hindi raw sila magkokomento sa pag-alis ni Las Cañas. Kahapon, sinabi ng isa sa mga abogado niya na si Attorney Arno Sanidad nakakasabi lang sa kanila na nakaalis na ng bansa si Las Cañas. Hindi naman sumasagot si Senador Antonio Torrellanos IV, isa sa mga nagpresenta kay Las Cañas nang balik na rin ito ang unang sinabi na hindi siya kasama sa Davao Death Squad. Si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa naman, hindi daw alam kung anong dahilan ni Las Cañas para sa pag-alis ng Pilipinas. Pwede tayo mag-speculate pero pwede tayo magkamali sa ating speculation. Pero mas maganda talaga yung handler niya yung tanongin niyo. Imposible hindi magpapaalam yon kung aalis siya. Magpapaalam yung handler niya. Jam Sisante, GMA News.